si Maria Cora Larrotis. Technically, I still am a part of Community Technical College of Southeastern Mindanao. Although we've been closed since 2020, we're winding up the operation of the school. So, yun pa rin ako nagtatrabaho. So, yun pa rin yung institution na nabibilangan ko. And then we're, today is September 18, 2023. I was out of school youth for 7 years. So I was already 24 when I entered UP. And ate ako ng lahat. That's why Sir Tuting, he was my teacher, but he calls me ate. So, I'm from Cebu, and then from a very low-income family. And then I came here. I was a working student all throughout college. And I was DS Geology student for just one semester, and then I found out I'm not really good at math. So I was looking for a course that had fieldwork. So there was a friend of mine who said that, oh, linguistics, and dami-dami nilang fieldwork. So it was not my first choice, actually. So, and then when I entered, I realized, oh, I have the skill for this. So I stayed on. I was already 19 when I went back to high school. Diba? 7 years ako eh. Tapos, parang wala na ako nakikitang, ano ba ito? Parang I was doing odd jobs, like, maghuhugas ng bote, naglalagay ng mga botones, yung trabaho sa garments factory. And then parang na-realize ko, wala naman akong papupuntahan nito, no? So parang, balik, mag-aaral ako. So, buti na lang, working student din ako ng high school. Tapos, night class. And sa gabi ako nag-aaral. Dinuyo ako ng aking teacher, guidance counselor. Sabi niya sa akin na, bakit hindi ka kaya mag-apply sa UP? What triggered that pala, ayokong mag-uniform. Kasi yung night school, wala kaming uniform. So, dapat pag college ko, wala ding uniform. Eh, lahat ng school sa Cebu, naka-uniform except UP Cebu. So, nag-apply ako. Akala ko UP Cebu lang. E, pumasa ako sa Diliman. At the time, I was working for Philippine PSMA, yun, Philippine Society of Mechanical Engineers. So, mga engineers yung mga boss ko. Nung nalaban nilang pumasa ako sa UP, sabi nila, huwag mong palampasin yan. Puntahan mo yan. Pumunta ako dito. Nag-3,000 lang yung dala kong pera. Thinking na maging ako, maging bracket 1 sa... Nabutan niyo pa ba yung STPAP? Ako. Nabutan mo? Anong bracket ka? Wala. Ako, unfortunately, akala ko magiging bracket 1 ako. Pagdating ko dito, bracket 6 ako. I had to pay 1/4 of the tuition. And then, the full miscellaneous. Nawala akong pambayad. Iniyakan ko yan dyan sa Vinson's. Buti na lang nilapitan ako nung babae na naka-assign sa, ano tawag yan? Loan board. Pinag-loan niya ako. Tapos, the following sem, nag-start na kaagad noon. Nag-work ako sa kanya. Tapos, naghanap na ako ng work ng iba. Student assistant ako hanggang sa, may mga kumukuha dyan sa department na mag-translate, magturo. Mag-tutor, ganyan. Yun. Nakagraduate ako na ganun. So, yun yung impetus na talagang
wala akong mapupuntahan. And I knew at that time na parang marunong naman ako sa klase. Na wala lang talagang panggastos. Kaya yun. Or geology po yung... Oo, una. Kasi yung aking ano, yung aking guide, ano din siya, geology. Wala din siyang alam. Yung pagpasok ko kasi dito, BAA, waitlisted ako. Tapos, umila, di ba pipila ka for ano? Tapos sabi na, ah, hindi talaga mababa talaga yung math mo. And sabi, sige, ano na lang. Nung nag-consult ako dun sa guide ko, sinabi niya, ano ka na lang? Geology. Funny din yun. Kasi ba't geology ang baba ko nga sa math? Di ba lahat, ang geology, meron silang lahat ng physics, lahat ng chem, tapos lahat ng higher math. Yun na. One sem lang. Noon kasi meron pang, ang tawag noon, yung free sked. Yung, ano, free sked ba ang tawag noon? Na yung, hindi ka na magkukuha ng buong, kuwari, i-house ka na lang ng, ano, ng college kung saan ka. Science ako noon. So, pag, nung second sem, kumukuha na ako ng subjects sa linguistics. Pero dun pa rin ako sa kanila, naka-house. So, in preparation na yun. Yun. Naalala niyo pa po yung experience niyo pag-apply ng shift? Dito? Si Mang Boy yung aming ano eh. Madali lang kasi nung panahon yun, wala namang nag-aaral ng linguistics. So, they were so happy na, na merong ibang nagkagustong mag-aaral ng linguistics. Pero ako, uulitin ko, kahit na hindi ko siya first choice, I really came to love ano, linguistics. Magdali kasi, ay meron pala akong aptitude for ano, for language. Kasi di ba verbal, ay hindi nga ako, walang numbers, di ba? Hindi na po process yung brain ko ng numbers. Words, oo. Oo. Sounds, ayan. Oh, sa kanya. Because there was a field, I experienced one field work sa geology and I really liked it. We went to Taal volcano to get samples of mga stones, mga rocks. I really liked it. So, sabi na, oh, maraming field work sa, ano, hindi nga rocks, kukunin mo. I really liked it din. Dami kong field work din dito sa, ano. Pinakamasayang fieldwork na napuntahan ko yung sa ano Camiguin. We stay there for 14 days. Yung south, sa Sagay kami nagpunta. So yung sa fieldworks niyo po, ano po yung pinakamatagal na duration yung sa field? Yung ano, Camiguin. 14 days. 14 days. Mm-hmm. Short period lang yung sa ano. Ay, wait a minute. Yung sa norte, matagal din pala yun. Kasi na-trap kami doon. Naubusin kami ng ano. Oh, it was kind of traumatic. Pero since bata ka pa, ano, it became very exciting. Napuntahan pa kami ng parang group ng mga NPA. And they ate our provision. Kinalik. Oo. Undergrad ako noon. As in. Oo. Kasama namin si Sir Kim. Siya yung aming, ano, 1-to-1 yata yun? 1-to-1 ba? May 1, ano yun? Nagsa survey kasi. Oo, yun. Bigla na lang dumating sila, tapos naka, ano. Pero before kami nagpunta doon, may mga warnings na we might be stopped by military men, ganyan. So, kala namin military, tapos nakita namin, limit na kapaa. Yan na pala yun. Naubos yung pagkain namin. It got shortened because our provisions were not enough anymore dahil nandun na sila. But they were nice. Some of the, you know, our respondents actually played volleyball with them. Parang daanan talaga siya. Matiwasay naman yung pauwi. Walang nangyaring. Basta nanginain lang sila ng provision kasi parang may ano yata sila dun sa mga bandang doon. Tapos wala silang dalang. Ganun. Very memorable sa akin yun.
Ano, hindi po kayo nanibago since yung unang field work nyo na-collecta kayo ng mga bato. Oo, oh, tapos ngayon, ano? Puro makikipag-usap sa mga tao. Hindi naman, kasi may basic na ako nun eh. May 11. And then, ano natin yun? Linguistics 110 tsaka 112. 112. Diba? So, parang... Wala na? 115. Oh, wait. 115 na yata yun. 115. Oh, magkasama yung 111 tsaka 112. So, yun. May mga basic na ako. Tapos, parang naintindihan ko na din, ah, so ito pala yung i-gather mo kapag mag-ano. So, exciting din for me, actually. Kasi I'm very verbal. So, parang na-gets ko kaagad na, ah, so... 1110 pa lang, gets ko na parang, ah, okay, maganda tong ano na to. Oh, hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. So, although, parang wala lang talaga yung pagpili nyo. Sa gesture lang, may ano dun, may tawag nito, field work. Pero I really, ano, I came to love linguistics din talaga. Ano po kayo nag-start sa Oh, that one, we were invited actually. So, ang batch ko talaga ay sila Ma'am Isa Kagigla. So, kaya lang I went to Japan for a year. So, parang na-extend ako for years. Kaya pala ako sumabay sa kanila, Ma'am Ann Gaitan, kasi sila yung sumunod sa amin, 94 sila, 93 kami. So, parang technically gumraduate akong kasabay nila, pero hindi rin ako nag-attend ng graduation. Pero sila yung kasabay ko. In-invite kami. Ako, si Manueli, si Gaitan, si... Yung nasa... Ano, of course, dun siya sa Filipino. Si... Oh, si Mateya. In-invite kami magturo. That's with, of course, the agreement that we will have to finish our MA by after 5 years. Hindi naman po kayo nagdalawang isip na ibang work. Hindi, hindi. Because ako at that time, I really did not want to go out of UP. Wala akong ibang, ano, wala akong ibang naisip na parang gusto kong puntahan. Wala. Kaya, parang ano din, in a way, parang alam na namin na dito kami magtatrabaho. Merong ganyan, ano. Hindi pa kami graduate. May parang pasabi na na baka pwede, baka gustong magturo. Hanggang. Pero actually, hindi kami kaagad nagturo. Ako, hindi ako kaagad nagturo. I don't know. I can't speak for Anne and ano pala, no? Pero nagtrabaho ako as Yura. Yura muna ako for a year. Tapos, tsaka ako nagturo. Pero what I really remember nung panahon na yun, yung naging aktibo kami pag-revive nung junior faculty ng CSSP, yung Katipon. So, isa kami sa mga naging part nung pag-revive. Pero initiated, I think, yun ng mga taga... psychology. But eventually, hindi na lang yun naging ano eh, CSSP kasi merong mga taga-eduk, may taga, I think meron ding taga-science no, na nag-sumali. So yun yung naalala ko, no, parang madami kaming parang junior faculty na nagsama-sama. Tapos may mga lectures, may mga, ano tawag nito, nagbabasa ng papel every Saturday. Ganun. Was it Saturday or Friday evening? Ganun. Pero masaya kami noon. Yung mga, yun nga yung ano, maalala ko. Sa corridor kami nag-uusap-usap. Lumalabas kasi pag yung nasa room ka lang, tapos paglabas mo, makikita mo. Yung pag-uusapan namin yung mga papel na sinusulat. Especially nung patapos na yung SEM. Kasi yun na yung panahon na magsasubmit na ng mga papers. Pagkatapos ng paggawa ng grades, diretso ka dun sa mga papel mong kailangan i-submit sa mga teachers. So dun kami buhay na buhay yung balitaktakan, mga deep structure, mga survey structure.
very structural generative yung aming ano. Ewan ko ngayon kung ano ng mga pinag-uusapan. So, yun yung aming, saan ba yun, ano, saan ba na-degenerate si, ano, si subjects dito. Basta yung mga ganun, hindi ko na maalala masyado, pero yun yung mga napag-uusapan namin. Ito funny. Kasi diba, kag-graduate mo lang. Although ako, nag-start ako kaagad ng MA. So, wala rin, kumraduate ako ng second semester, no? Tapos, summer, nag-enroll na ako kaagad ng 2-5. Tapos, na-realize ko talaga na parang ahead lang ako ng dalawang araw, siguro isang araw ng pagbabasa dun sa mga estudyante ko. Kasi parang wala pa eh, yung parang fresh graduate ka, tapos ganun. Tapos eventually, nung madami na akong nakuhang subject sa MA, doon ko na situate na. Ah, ito pala. Kasi parang theoretical lang MA, ay yung sa master's, di ba? Tapos yung skills naman yung itinuturo mo sa undergrad. So parang nalalagyan mo na siya, malalagyan mo siya ng parang, ano ba tawag ng perspective na kaya nangyari ito kasi ganito yung what's the principle behind that. So mas madali mo na siyang ipaliwanag. Basta yun yung realization ko, ano ba to? One night ahead lang ako nagbasa ng estudyante ko. Oh, tapos may realization pa ako na, my God, given a chance na magkasabay kami nito, parang mas matalino to sa akin. Oo, did you feel that? Ako diba no? Kasi kayo din, from, straight from undergrad, pinagturo din. Oh, ganun din. Oh, tapos later na, mga siguro 2 years na, nung nakakuha na ako ng medyo madami-daming, ano na, na-realize ko, ah, okay, ganito pala to. Lumalim yung pagkaintindi mo sa mga pag-usapan, pinag-uusapan. Yun yung memorable. Hindi siya specific, pero yun yung realization. Siyempre, yung ako kasi, matanda, no? Di ba? I'm older ng 7 years sa mga kabatch ko nga. So, mas bata talaga sa akin. So, dinadaan ko sa ano. Sa order. Oo, dinadaan ko na lang. O, di ba? Tapos, may ano pa ako, may puti pa ako dito. So, ano talaga, akala senior faculty. Yung pala junior. Kasi may ano na eh, may uban na eh. Ganun. Pero realistically talaga, medyo mangangapa ka. Pero ano siya, dagdag experience, tas paghalo mo yung experience mo sa classroom with yung kinukuha mo sa MA. Mabubuo din. Right after UP, I was legislative assistant of Saturo Campo sa Congress. I stayed there for 2 years. Tapos, part ng aking assignment, yung task ko, is human rights work. So, ako yung nakikipag-usap dun sa human rights organization na where we get our data for reporting or for paggawa ng mga tawag nito, mga bills. So, or ano, meron pang isang resolutions, yung ganun. So, sila yung mga kinakausap ko. And then, nakita ko yung futility ng trabaho na ang dami-dami mong ginagawang mga resolutions, dami-dami mong ginagawang bills, tapos wala namang nag-prosper. Kasi iba yung pag-progressive yung ano, hindi masyadong napapakinggan na ano sila. Bihirang-bihira yung mga bills na nagiging batas na galing sa progressive. So medyo ano siya, parang nadadampen yung enthusiasm na magtrabaho. So nakita ko naman na parang kung gusto kong magtumulong sa mga human rights victims, doon na lang ako mismo sa human rights organization. So, dumipat ako sa karapatan from 2006 yata. So, 2004 ako malis dito eh. Tapos, hanggang 2006 ako yung nagre-report talaga sa House of the Representatives. So, 2006, yun yung medyo, ano, madelikado and at the same time, very rewarding talaga na trabaho. You get to help people na yung mga nawalan ng pamilya, like
yung dalawang UP students na nawala. So we were part of the group na naghanap sa kanila, mga ganun type na. Meron kaming mga pamilya na tutulungan mong hanapin yung nabawala nilang kamag-anak, mga, so ganun siya ka, ano, paano ba? Risky, kasi pumapasok ka ng mga kampo, tapos most often itong mga taong to pinagbibintang na nilang rebelde or mga ganyan. Although most of them, all of them were part of yung mga ano mga organizations like Bayan Muna, and so parang nilahat na sila na ganun. So hindi naman pwede yung ganun, di ba? So kaya tinatulungan sila ng organization na karapatan para hanapin yung mga pamilya nila. So ganun siya ka-risky na trabaho. Pero it was really very rewarding kasi makita mo talaga yung kapag yung hanap mo yung tao na nandito lang pala o nakakulong, pero yung relief na makita mo sa pamilya. So it was really very rewarding. Pero of course, na-burnout din dahil sa grabe ng trabaho. Lumabas ako, and then I went to teach Quezon City Polytechnic University. Ganda-ganda din sana yun. Talagang serve the people. Kasi ang mga estudyante ko ay mga anak ng mga nagbebenta ng mais. Yung nilalagang mais dyan sa may agham. Yan yung mga estudyante ko. And then, you know, from my office, makikita ko sila sa canteen. Yung parang yung pagkain nila, yung alam mo yung lalagyan ng ice cream, punong-puno ng kanin, tapos iisang itlog lang, o kaya iisang ano, langgonisa, tapos yun na yung parang, eto talaga yung they deserve, yung parang kung ikaw tinuturing mo yung sarili mong scholar ng bayan, dapat dito ka dapat magbalik ng return service. Ang hindi lang din maganda doon kasi grabe ang late ng sweldo, talagang you will not survive. Pero yung ano talaga pangangailangan, yung mga tao, yung mga batang yun, hindi yung makakatikim ng mga taga UP kasi usually UP are hired sa mga malalaking ano, di ba, mga malaking schools. So, bihira kaming nagpunta doon at mag-stay. Kasi eventually, pwede rin namang magtrabaho doon or magturo doon ng isang taon for experience and then lilipat, maghanap ng bago. Pero ako talagang nakita ko sana na maganda to. Kasi parang hindi to makakatikim ng teacher ng UP kung tawag nito, hindi ka mag-stay. Ganun. Yun nga lang, survival mo din eh. Kailangan mo din talagang isipin yung sarili mo. Nadidelay ang sweldo ng 3 months. Ano kakainin mo? Pero maganda din sana yan. And after that, pagka ano nun, inisip ko, bigyan ko muna yung sarili ko. Ako muna. Yung itry ko naman na parang hindi service to others yung ano, konsepto. Di lumabas ako ng bansa. Nagturo ako sa Thailand at saka sa Vietnam. Ang Vietnam talaga, laki magpasweldo, like $20 per hour. So, nagka-2 taon ako doon. Pero, hindi rin ako masaya. Parang I was, hindi pala sa pera ang nakakapagpasaya. Well, for me ha, kasi ang dami-dami kong pera noon ha. Kasi, ano yun, talagang magtuturo ka lang. 2 hours, yung hour lung magtuturo, yun ka pupunta. Wala yung mga mag-report ka every day. Klase mo lang talaga and everything's already prepared. Magturo ka na lang talaga. Hindi rin naman ako naging masaya. And then, one time, nakita ko sa feed ko sa Facebook. May isang friend ko, naghahanap sila ng donor for saklay. Kasi yung bata, very pretty girl, blaan. Congenital yata yung wala siyang paa. Tapos kinontak ko yung director.
Kasi di ba may pera ako. Ito na lang form ko of ano, tulong. Sige akong mag-sponsor. Tapos sabi na, kung pwede daw, prosthetic na lang. Ayun ko, okay din ako dyan, ganyan. Tapos yung bata, sabi niya, hindi pala nila parang kinonsulta or yung bata, eventually, the girl declined, sabi niya. Parang di na daw siya magiging natural sa mga friends niya kung may bago siyang paa, ganun. Ang galing nito, ano to? Tapos ni-research ko sila. Yun. Agricultural boarding school ng mga lumad children. So, sumulat ako. Tapos sinabi ko na pwede ba akong mag-apply sa inyo? So, yun. Umuwi ako and then pumunta ako dun magturo. Na nakakatawa ha? Kasi volunteer, no? 4,000 ang allowance. And then, pero may bahay ka kasi kasama kang titira sa mga bata dun sa kanilang dormitory. Tapos may pagkain din na kung ano lang yung ma-afford ng school. Yun. Pero ano yun, yung mga bata doon, they came from all over Mindanao. And then, merong mga kindergarten hanggang senior high school. So, yun yung, yun yung tawag nito, last kong pinuntahan. Tapos, sinara kami. Because of, ako, sa tingin ko lang, present nila sa amin, technical, yung pangit ang mga square, yung mga rooms ninyo, yung mga teachers niyo ay hindi licensed. Pero the school was already operating for 7 years and we were given permit to operate for the 7 years and then bigla na lang masilip yun. So, merong ibang reason. So, nasara kami noong 2020. And then, kinasuhan pa kami. Pero na-dismiss yung kaso. Kasi ano talaga siya, trumped up. Part siya ng harassment. Ang UB, di ba, parang ipapatikim sa'yo lahat. Nandyan lang sila lahat eh. Nandyan sila sa Palma Hall. And then I got to talk to people na ganito yung leaning nila. Ako kasi galing ako sa mahirap, di ba? So, hindi mahirap sa akin na tumulong sa mahihirap. Because alam ko kung ano yung nafe-feel nila, ano yung pinagdaan. Kasi mahirap ka din. So, madali kong naintindihan na kailangan, may panahon sa buhay mo na kailangan mo din talagang isang tabi muna yung para sa sarili, kung tumulong ka sa iba. Pero hindi yan hindi yan sa lahat. Pero ako, na-realize ko na there was a point in my life na I realized na, hindi pala mas happy pala kung sa ibang tao ka magsiservisyo at hindi lang parating sarili mo. Kaya babalik at babalik mo pala dun sa scholar ng bayan. Correct. Kasi diba, I wouldn't have finished college kung wala akong, kung wala ako dito. Yan, di ba? Yung parang yung opportunity. Tapos yung type, yung quality of education na nakuha ko. Tapos, gusto ko, hindi naman kasi lahat makapasok dito eh. So, kung kaya mong dalhin kung ano yung natutunan mo dito, i-share mo. Kasi, dito, alam naman natin yung students natin dito are like from the 5% of the graduating high school, right? So pagpunta mo doon, ito yung marginalized students na talagang nag high school sila na siguro nasa 70 to 80 students in one room na layo talaga. So pumasok ko doon na ang dala-dala kong style of teaching method ng mga
upper 5% of the graduating batch ng ating high school. Nakita niyo yung difference. Ito yung galing mga ano pa yung mga schools diyan na malapit sa ano, kasi agham sila eh. So sila yun, yung mga tag 70 student in one room. Wala ka naman talaga may expect na maiintindihan nila, no? Sa ganyang sitwasyon. Tapos pagpasok English ang tinuturo ko. Tapos nga. As in talaga, kasi parang magtuturo ka ng English, dapat anuhin mo, yung mag-English ka din. Nga. Tapos, hindi ko sila, makikita mo talaga kung magaling kang teacher, makikita mo yung reaction ng bata. Kung naintindihan ba ako nito. So, mag-a-assess ka ngayon. Hindi ako naintindihan na, nakanganga. So, anong gagawin ko? Itutuloy ko ba to? So, every time na makita ko yun, parang, ano kayang gagawin ko dito sa mga batang to? Kasi hindi talaga nila naintindihan. So, I was forced to research on my own kung paano ko ipaabot sa kanila o paano ko gawa ng paraan na maiintindihan nila yung... Kasi dito wala eh. Ang bata yung magiging mag-adjust sa'yo. Mahirap ito si ano, magbasa ako. Di ba? Mahirap ito si professor ganyan, magbasa ako. Doon hindi. Kasi ni-expect nila na yung teacher yung magtuturo. Iba dito. Kasi dito tinuruan tayong mag-research on our own, di ba? Lifelong learners tayo, di ba? Kahit nakalabas ka na, ikaw mismo nagbabasa ka. Sila hindi. Marang mas spoon-feeding ang naging... Kasi nasanay din sila dun sa elementary and high school na type na parang bigyan ka lang, mag-memorize ka. Walang discussion. How can you discuss with the 70, 80 students in one classroom? Di ba? Wala na discussion yan. Basahin niya lang yan. Bigyan ka ng ano. Sige, mag-exam tayo. Ito yung page na dapat ano niyo. Tapos, memorization. So, yung analysis, wala masyado. Ano ka ngayon? Anong gagawin mo? So, hindi nag-work kung ano yung klase ng teaching style ko dito sa UP doon. So, hanap ka ng ibang ano. Basa ko si Krashen, yung kanyang tawag nito. May terms na yan eh. Scaffolding. Na term na scaffolding. Yung paano mo matuturo yung isang konsepto na dahan-dahan hanggang sa maabot niya yung ganun. Tapos, hindi mo ma-expect na sila lahat matututo. Kasi kulang ka sa time. Kaya mo yung gawin, pero kulang ka sa time. So, makita na lang, siguro pag may 10 na nakaintindi, you have to move on. Otherwise, hindi mo matatapos yung topic. Tapos, ang gamit naman na, syempre, hindi mo matuturo sa kanila na, ito siya, ang sentence, you can write this with an S equals to V, yung ganyan, hindi. So, dahan-dahanin mo siya, tapos ganito yun. Pero, nakatulong siya. Yung ano, yung napipicture mo yung structure ng sentence, pero hindi mo siya maituturo sa kanila. Kasi, hindi nila, parang hindi rin nila kailangan. Pero nakatulong siya para ikaw mismo mahanapan mo ng magandang paraan paano ituro sa kanila yung concept or yung topic na... At yung kakayahan natin sa phonetics and phonology, gustong-gusto nila yung paano mag-pronounce, yung tawag nito, yung A pala, yung A, madami siyang variety. Yan, ano yan? Patok na patok yan sa yung sasabihin mo. Yung itong orthographic A na to, meron siyang O, meron siyang A. So, ayun nga, no? So, very interesting for them. Yan. So, parang ano yan? Yan tawag nito, yung pang perk ng kanilang interest. Yun. Nakalimutan ko na actually yung kung ano yung tinuro
feeling ko si Ma'am Pinero yung teacher namin dito eh. Pero, as I have told you, we are like lifelong learners. Nag-research ako, nagbasa ako, ano ba ang ginagawa kapag nag-translate? So, yun yung na, meron kang free translation, meron kang word-for-word translation, ganyan. Tapos, ang ano nito, yung idea lang ng pumasok pa rin yung pagiging linguist ko dahil iniisip ko talaga na kung ako ang magbabasa nito, let's say for example, tanggalin ko lahat ng kakayahan kong magbasa sa Ingles. Kung ako ba babasahin ko to na Cebuano lang yung alam ko, maiintindihan ko ba? Yun yung guiding principle ko nung pag-translate nun. So, let's say for example, na yung where I live, yung news, the place where I live. So, ano bang mas natural? Sasabihin ko ba na ang lugar kung saan ako nakatira o sa amin? Di ba? Yung parang, so, pipiliin ko yung mas normal, yung mas natural para sa wika ko kung saan ko i-translate yung English. Yung mga ganong, decisions yung nasalubong ko sa pag-translate ng The Little Prince. Yung tawag nito, yung pag-iisip na paano ko ba ito i-transfer yung kakayahan. Hindi lang kasi dapat kailangan na ikaw ay bilingual. Meron ka dapat kakayahan na ma-transfer mo yung kung ano yung dapat maintindihan nitong text na to doon sa basta yun yung yun yung nakita ko. Hindi lang siya talaga yung mga judgment call na ganun. Kasi madali lang yung sulat mo ng pero kung ikaw, kailangan mo ano bang natural? Ano yung magigets niya? Makigets niya yun literally, di ba? Kung saan ako nakatira. Pero normal na sabihin mong sa amin. Sa, let's say for example, sabihin mong maliliit, all the things are small where I live. Di ba? Pero sabihin mong maliliit ang mga bagay sa amin. No? Kaysa sabihin mong maliliit ang mga bagay kung saan ako nakatira. Di ba mas normal? Yung mga ganung type. Yung mga judgment call na ganyan. I think kasama din yun sa training ng pag-analisa ng kung anong normal at anong hindi normal sa wika na alam mo. So, sa ngayon, siguro, no? Parang na-realize ko lang malaki ang papel ng mga linguists to counter dun sa very rampant ngayon na disinformation, no? So, sana makagawa ng series of talks or series of discussions or mga papers siguro na magpaliwanag ano yung mga double talks. Alam mo yun, yung mga social linguistics concepts kasi ginagamit siya eh ng, di ba? Alam natin na may sang-ayon naman kayo, no? Na may mga disinformation na nagaganap. So, feeling ko makakatulong yung department sa pag-counter nun. Siguro, magsulat naman. Pero huwag naman yung magsulat or mag-discuss na parang pang peer-reviewed journal kasi hindi rin madadigest ng common masses. So, gumawa ng mga siguro yung mga programs yung paraan na maturuan ng mga tao na ma-analyze kung ano yung nababasa nila. I don't know how to do, well, hindi ko alam kung paano yun gawin, pero sa palagay ko linguist ang makagawa nun kasi we parati tayong nag-a-analyze ng wika eh. Kasi yun, meron talaga siyang magkakaroon siya ng silbi sa panahon ngayon na talamak yung disinformation para matulungan din yung mga kababayan na talagang hook lang yung sinker, tinatanggap kung ano yung mga sinasabi ng mga tao.
Rule and translation. Nung una, hindi ko siya nakita. It was just, akala ko parang, parang hobby lang ba to, ganyan. Tapos na-realize ko ngayon, lalo na, especially itong Little Prince, nabasa niyo ba ang English niyan? Ang dami niya nung, ang dami niyang, no, it's not just, ang dami mong aral na makakuha sa kanya. Tapos, like for example, ako, nung una ko siyang hindi ko siya nabasa eh. Kinukwento siya ng kuya ko dahil literature siya, assigned reading siya sa parang isang literature subject niya yata ganun. Kinukwento niya. Interested na ako. Tapos nung college nabasa ko siya. Ang of course yung pinaka noon yung na-realize ko yung what is essential is invisible to the eyes, ganun. Tapos ngayon na matanda na ako, binasa ko siya ulit. Madami pa rin siyang, marami pa rin siyang aral na pwedeng makuha. So, wala din akong nakita na written in Filipino or written in Cebuano na ganun kalalim yung mga turo. So, ang role nun ng translation para makuha ng mga present generation kung ano yung tinuturo ni nung libro ni Exupery, i-translate mo siya para ma-consume nila, para ma-ano nila, digest nila, para maintindihan nila. So, palagi ko yun yung gamit ng translation. Kasi merong mga ibang hindi naman lahat nagbabasa ng Ingles. Baka, or kung nagbabasa man ng Ingles, baka mas ma-appreciate kung sa sarili nilang wika, babasahin yung text. Thank you for sharing your memories and tips. Salamat.